Laban ni Casimero, matatagalan pa. Kuya Lods, kinumpirma na ang balita. Junior middleweight division, interesting na. Pag-usapan natin yan mga troops. Ngunit bago tayo magpatuloy, pakiclick muna ng like and notification bell button at pasubscribe na rin sa aking Easy Work Sports YouTube channel. Maraming salamat troops. Head coach and brother ni 3 Division World Champion Gianriel Cuadro Alas Casimero na si Jason Casimero aka Kuya Lods. Pinabulaanan ang chismis na maglalaban sina Cuadro Alas at super bantamweight top contender na si TJ Duhaney sa undercard ng bakbakang Naoya Inoue versus Luis Neri na gaganapin sa buwan ng Mayo sa bansang Japan. Sa live video ng Cuadro Alas It's My Boy YouTube channel ay sinabi dito ni Kuya Lods na malabo daw itong mangyari sa ngayon. Hindi rin daw totoo ang mga balita na inilalabas ng ibang vlogger patungkol dito. Aniya, fake news daw ang mga ito. Posible daw na maglaban si Cuadro Alas at Duhaney sa hinaharap, ngunit hindi daw ito sa undercard nila Inoue at Neri sa Mayo. Kung sakali daw na mamumove ang laban nila Inoue at Neri sa buwan ng June or July, ay posible na makasingit si Cuadro Alas sa undercard. So mga troops, mukha nga pong pinaplano ng Team Casimero na isabak ulit sa laban ang ating angas ng Pinas sa buwan ng June or July. Ngunit para yatang napakatagal i-schedule ang laban mga troops. Mas magandang ideya siguro kung sakaling ilagay si Casimero sa undercard sa Inoue versus Neri fight regardless kung sino ang makalaban nito. Nang sa ganon ay mapanood din ang ating angas ng Pinas sa big audience sa laban na ito. Sa kabilang dako naman po tayo, former undisputed junior middleweight champion Jermell Charlo, binaklas na ang kahuli-hulihang belt na WBA. Halos magkakasabay na nga pong binaklasan ng titulo si Charlo ng 4 na major sanctioning bodies magmula sa WBO, WBC, IBF at ngayon nga ay WBA. Ito ay dahil sa inactivity ni Jermell sa paglaban sa mahabang panahon. Sa ngayon ay wala nang hawak na titulo ang dating kampyon at marami nga ang nagsasabi na ito na ang umpisa ng pagbagsak ng kanyang karera sa larangan ng suntukan. Sa ngayon ay 3 belt na ang bakante sa 154-pound division, WBC, WBA at IBF. Habang ang WBO naman ay kasalukuyang hawak ngayon ng Australian champ na si Tim Su. Panigurado na magiging interesting ang division na ito mga troops dahil may mga malalaking pangalan na from 147-pound welterweight division ang nagpakita ng interest na umakyat sa 154-pound junior middleweight division. Andyan ang mga pangalan nila rising star prospect Virgil Ortiz Jr., former unified welterweight champion Errol Spence Jr., former undisputed welterweight champion Terence Crawford at marami pang iba. Sana lang mga troops ay maging consistent ang mga major sanctioning bodies sa pagbaklas ng mga titulo sa mga inactive champion nang sa ganun ay hindi maprolong ang mga championship fights na deserve nating mapanood as a boxing fans.